Lahat naman tayo, 'di ba? Nangarap na. Sana isang araw dumating na 'yung taong pipiliin tayo sa kahit anumang bagay dito sa mundo. Isang taong pahalagahan ka. Isang taong mamahalin ka. At isang taong hindi ka bibitawan patungo sa lugar kung saan mo matatagpuan ang pangarap mong hanggang wakas ay di kailanman magwawakas. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi ko alam kung anong kahantungan ng lahat. Pero kapag talaga mahal mo ang isang tao, isasangtabi mo yung takot at susundin mo yung nilalaman ng puso mo. At dapat matapang ka dahil kailangan mong ipaglaban at ipakita ang pagmamahal mo. At huwag kang magpapasindak sa mga taong nais pumigil sa pangarap mo. Kaya nga, eto. Sabihin lang talaga ng papa ni Arturo kung kulang pa yung dala ko. Eh nako, dadagdagan ko pa talaga yun. Kaya matapos makapagtanghalian, eto. Nagtungo lang kami dito sa bakura ng bahay nila Arturo. Kasama kong papa niya. Habang pinapanood namin ang mga baka at kambing nabigay ko sa kanya. David, ano bang naisipan mo at binigyan mo ako ng ganito? Nakakahiya naman. Ikaw na nga yung binugbog ko, ako pa yung naregaluhan mo. Ah, eh maliit na bagay lang naman yan. Sadyang regalo ko yan sa'yo. At saka, patawad na din pala sa nangyari. Eh, pasensya ka na din, David. Nag-alala lang kasi ako para sa anak ko. At saka, kung pipigilan ko siya, baka maglayas pa ang anak ko. Nakita ko siyang may mga damit na nakalagay sa isang bag sa ilalim ng kama niya. Ayoko namang mangyari yun. Eh, hindi naman siguro gagawin ni Arturo ang maglayas. Eh, David, ayoko lang na maging malayo sa akin ang anak ko. Pero, hindi ko naman siya pipigilan. Gusto ko lang na unahin niya ang pag-aaral niya. Pero, teka lang David, saan ba galing ang mga baka at kambing na yan? Ah, yan ba? Ay naku, nakakahiyaman na sabihin. Baka kasi isipin mo na mayabang ako. Pero may malaki akong farm ng mga baka at kambing sa probinsya. Kung kulang pa yan, eh magsabi ka lang. At magpapadala pa ako dito. Talaga ba, David? Hindi naman sa nagdududa ako. Pero alam mo, bagay kayo ng anak kong si Arturo. Tama kayo. Bagay kami ni Arturo. Eh, gaano ba kadaming baka at mga kambing ang alaga mo sa farm, David? Ayan ako. Eh, yan ang di ko alam. Kasi sa sobrang dami eh, di ko na kayang mabilang pero huwag kang mag-alala. Ipapabilang ko. Ah, ganun ba David? Yung anak ko pala, pwede na ulit magpunta sa inyo. Payag na ako.
Eh ano pa bang gusto mong malaman? Wika ko sa papa ni Arturo. Wala na. Pero kapag nasaktan ng anak ko, nakikita mo ba yung bakuran ko? Diyan kita ililibing ng buhay. Huwag kang mag-alala. Di ko sasaktan ng anak mo. Pero kung akong saktan ni Arturo, alam mo na mangyayari. Wika ako naman. David, alam mo, di mangyayari yan. Tara na nga sa loob ng bahay para naman makapag-usap na kayo ng anak kong si Arturo. Alam kong miss na miss ka na niya. Kaya ito, pabalik na kami sa loob ng bahay. Nakakabay pa nga sa balikat ko ang papa ni Arturo. At saka, mabilis naman pala siya kausap. Hindi naman ako nahirapan. Kaya ito, pagpasok sa loob ng bahay, pinadiretsyon na niya ako sa silid ni Arturo. At taba, tinawag niya ang anak ko si Benji dahil bibili lang daw muna sila ng yelo sa labas. Ala, saan pupunta si Lapapa? Baby, bibili lang daw ng yelo. Eh, bakit bibili pa sa labas? Eh, naggawa na ako ng madaming yelo kagabi. Kasi, alam kong dadating ka. Arturo, huwag ka na magsalita. Wika ako. At ito, kinuha ko na yung kamay ni Arturo. At ipinatong ko sa may pagitan ng mga hita ko. Daddy, teka, anong ginagawa mo? Mamahalin ka sa oras na to. Bakit ayaw mo ba? Daddy, baka dumating sila Papa at Benji. Hindi sila dadating. Magtiwala ka lang sa akin. Alam kong miss mo na din ako. Oo, Daddy. Sobrang miss na kita. Matapos sabihin yun ni Arturo, nagsimula na mangyari ang lahat ng bagay na alam kong alam nyo na. Hindi ko na idedetalye kasi naman baka mapagalitan tayo. Basta, nagkasarapan na naman sa kwarto ni Arturo. Tila ba, nagkaroon bigla ng digmaan. At matapos ang laban, napagod ang dalawang sundalo na sumabak sa laban. Mabilis na inayos ni Arturo ang kama niya na parang walang nangyari. Ako naman ito, masayang masaya. Daddy, ang mga ngiti na yan. Bakit ang saya mo ata? Arturo, sino ba naman ang di magiging masaya? Eh, sa wakas, nailabas ko na yung iniipon ko ng isang linggo para sa asawa ko. I love you, Daddy. I love you more, baby. Teka, nasaan na sila, Papa? Ang tagal naman ata nila bumili ng yelo. Arturo, mamaya mo na sila hanapin. Kung gusto mo isa pa. Daddy, magpahinga ka naman muna. Pero alam mo, di na masyadong masakit. Kaya ko na. Kaya pala nakangiti ka, Arturo, habang nag-aararo ako? Pero, Daddy, anong sabi ni Papa sa'yo? Ano na tayo?
Arturo, gusto ko na dito ka uuwi. Pero dadaan ka lagi sa bahay ko. At iahatid na lang kita sa gabi dito sa bahay niyo ng papa mo. May hindi ba magagalit si papa? Arturo, bakit magagalit ang papa mo? Alam mo kasi Arturo, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Ako din naman daddy, ibibigay ko lahat ng gusto mo. Mapapangiti ka na lang talaga kay Arturo. Dahil sa bukod sa napaka-cute niya. Aba, kanina kahit tapos na, eh ayaw pang hugutin. Nasarapan na.